N-E B B Baby M E E si JB at si Mario. Bakit silang napili mo? Kamukha po nila yung professor ko nung college Spanish. Na may honor din na graduate? Opo. B and E. Saan tayo punta? Unahin natin yung isa niyang pinili, si E. Okay, talaga tayo. Nililigaw kasi ako nito. Nililito ako nga yung ano. Para nag-aaw ng bulong braso to si sir. Pakilala po. Hi, good afternoon. Ako si JB Bolaños, taga Taytay Rizal. At naniniwala sa kasabihang Latin na Carpe Diem seize the day. Oh, alam mo yan. Carpe Diem. Ano yan? Ano yun? Ano? Itanong natin mamaya sa kanya. Unahin natin. Voucher, zero minimum spend nationwide yan. Plus, meron pang 10% cashback na sa Lazada yan! Galing ni Mon! Galing nga, JB! Sir JB. Professor ka! Yes, sir. At gumraduate ka with Latin honor. Yes, ano, sir. Ano to? Cum laude. Cum laude. And top 7 sa batch. Anong course? Communication arts. Com arts? Com arts. Hindi ganun kadali yun, no? Hindi. Saan school? Sa Miriam College. Sa Miriam, yes. College. Tapos ngayon nagtuturo ka? Ngayon hindi ako nagtuturo ngayon, but I taught for 11 years. 11 years ka naging professor. Mm-hmm. Ba't ka tumigil? I have to focus on other things, other work. Anong bago ka ng career pa? Hindi, kasabay naman siya nung nagtuturo ako. Connected? Yes. Yung Miriam ba, puro girls school ba yan? All girls school na ngayon, pero kami yung last batch na may male students. Dati ko, Ed Yanni. Same school nila, Dennis Trillo. Oo. Higher batch sa akin. Mahirap ba maging cum laude? Actually, sa course mo, lalo, cum laude? I think hindi naman. Piling ko na daan ko lang sa PR, kaya akong cum laude. Na PR lang. Baka sa PR yung ono. Pero nung nag-aaral po kayo nung mga high school, ganyan, mga elementary, talagang award din na kayo. Honoring na, ganon. Dean's Lister nung college. Oh. Tsaka Dean's even nung Lister. Ano, even nung high school daw at saka high school din and elementary. Ganun din, honor din. Yes, honor din. Pero sir, nung natuturo ka na, may tattoo ka na ba noon nung natuturo? Wala pa. Wala pa noon. Eh ngayon, nung inabot mo siya, sa tingin mo, merong konting ilang ang estudyante? Pag I think wala naman. Especially kung saan ako nagtuturo, they're very ano naman. They're very open. Tsaka hindi naman nagsusot ng ganito, bawal sa amin ng magsuot ng ano. Ah, bawal? Ay, professor, may kung ako na may solar. Lang kayo pag natuturo. Ano ba? Ay, hindi ba? Anong subject? Ang tinuturo, Sir JB? Mostly communication subjects, but ang focus ko, marketing and advertising. Marketing and advertising. Mm-hmm. Tapos, sabi mo, connected dyan yung bago mong trabaho. Ano trabaho mo? Yes, kasi I have a marketing agency. I'm a marketing consultant. And I also manage the marketing of our restaurant. I co-own a restaurant as well. Si Mark, the restaurant. Teacher JB, Teacher JB. May nagtatanong. Hello po, Teacher JB. Hello. Nakikinig po kasi ako sa inyo at nag-take down notes po ako. Okay, at narinig ko po kayo pa i-graduate na ano yun, cum laude. Yes. Ano pong kaiba ng cum laude at saka summa cum laude? Si cum laude, siya yung pinakamababa sa mga laude. So, si summa yung pinakamataas. So, para may specific grade requirement para ma-reach mo pa yung summa cum laude. So, ibig sabihin po matalino po, di ba? Oo, oh, ibang level na yun. Sobrang talino. So, masasabi niyo po bang matalino ang anak ni summa? Bakit? Sige, ha? Summa cum laude. Iba naman yun. Iba yun, ha? Iba yun. Sorry, magre-resist na lang ako. Sorry. Pupunta niyo na po yun. Professor na professor, sagot naman ang sagot. Sabi mo,
bawal yung mga ganyang suit ngayon, ganyang pormahan pag bumalik ka sa teaching. May plano kang bumalik pa? Kung, yeah. So ano yan? Maglo-long sleeve ka na uli, magbago yung tattoo, mag-shave. Dapat may color, yeah. Shave is okay. Ah, okay lang. Okay lang na may facial hair sa ano. Hindi ba pag estudyante, medyo may ilang pag gano'n, may bigote yung teacher, may balbas? Well, so far, wala naman, ano. Wala baka naman, po sa harapan ninyo, wala. Para sa likod. Hindi lang sila. Pero ano po kayong professor? Maraming klase mga professor, yung may tinatawag na terror, yung talagang strict, sobrang masungit, mga ganyan. Actually, very, feeling ko cool teacher naman ako. In fact, one of two of my students nagtatrabaho dito sa Itbulaga. Talaga? Yes, talaga? Si Maharlika Chan, shout out lang sa'yo, tsaka si Nikki Villegas. Mga students ko yan. Oh, anong klase naman po sila mga estudyante? Lalo si Nikki, ang energy niyang tao na yan. Magtataga pa ba sila rito o hindi? Well, I think they're good students kasi nandito sila sa inyo. Hindi kayo po yung tinatanong po namin. Sa inyo po. Okay. Thank you, Sir JV. Ayun si Nikki, ayun o. Wala naman yun eh. Wala ba rin? Thank you, sir. Prof. Si Prof. Galing. Ay, malapit na rin lang to dito natin kay D. Dito tayo. Hi, Jomer. Pakilala ka. Magandang hapon, Dabar Gads. Ako si Jomer Castillo. Galing sa Rosario, Cavite. Naniniwala ko sa kasabihan na try and try until you succeed. Yun, no? Pang-professor talaga eh. Pero, ang tanong! Tama ba? Wala kang karindir yan. Hindi. Tama ba? Hindi ka pinili ni Ma. Sir, kayo po, anong klaseng suma kayo? Ah, wala. Ewan ko ba, pero wala akong suma eh. Honor. Honor po? Opo. Meron po, nung ano ko, elementary hanggang high school po, naging honor po ako. Ano oras po kayo? Kasi namin, ano eh, nung gumraduate po ng college, may Latin honors. Ako po, wala po, hindi po umabot, muntik lang eh. Kasi ang nangyari, nagka-problema ako sa thesis. Hindi, medyo natagalan, nagkaroon ng mga redefense, tapos meron din akong kaya sa isang grade na stress noon, eh bawal yon. Kailangan hanggang 2.5 lang yung pinakamababang grade. Saan mo nakuha yung stress? Sa programming po. Pero sa totoo niyan, yun na yung mostly na tinuturo ko po ngayon. Programming subject. Kung saan ka mababa? Opo. Kung saan ka humina, doon ka ngayon, nag-excel? Tapos, isang beses na po ako nagkaroon ng grade na 3, tapos pagtapos na hindi na po naulit kahit kailan. So, sa buong college years mo yun, minsan lang nag-3? Isang beses lang po. Ano yung feeling mo nun? Ano, nung professor nagbigay sa'yo? Bakit? Yun yung pag ganun ba? Medyo naiinis ba kayo o nag-asama ng loob doon sa professor kasi hindi sa nagbigay? Sa totoo lang. Tinarget ko talaga na maging cum laude talaga nung ako'y college dahil nga simula nung elementary ako, honor student na ako nung high school. Nung ano lang talaga nagkataon na nung college, doon ako hindi naging honor. Hindi ako nakareceive. Ano yun? Gaano katagal mo dinala yun? Yung gano'n? Siyempre, may panghihinayang. Dahil yung magulang mo, yung din na inaasahan. Mga isang taon din. Ngayon ba nakarecover ka na? Opo. Medyo malungkot nga ako nung sa... Ngayon